Marami ang nagsasabi na si Jesus ang pinakamaimpluwensyang tao sa kasaysayan. Pero siya ba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? O isa lang siyang mabuting tao? Nakaulat sa Biblia na maraming taong nakasama si Jesus. At ipinapakilala nila kung sino talaga si Jesus. Halimbawa, nang kausapin ng isang anghel ang ina ni Jesus, sinabi niya tungkol sa magiging anak nito, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Nang bautismuhan si Jesus, ipinakilala siya ng Diyos. Ito ang anak ko, ang minamahal ko at kinalulugdan. Kumusta naman ang mga tagasunod ni Jesus? Nang tanungin ni Jesus kung sino siya para sa kanila, sumagot si Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos." Ano naman ang sinasabi ng mga kaaway ni Jesus? Sinabi ng mga tao na gustong pumatay sa kanya, ayon sa kautusan, dapat siyang mamatay dahil inaangkin niyang anak siya ng Diyos. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa sarili niya at sa kaugnayan niya sa Diyos? Sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin." Pagkatapos niyang mamatay at buhaying muli, sinabi ni Jesus ang mangyayari sa kanya. "Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at sa aking Diyos at inyong Diyos." Malinaw ang sinasabi ng Biblia, hindi si Jesus ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng Biblia na kahit makapangyarihang espiritong nilalang si Jesus, kailangan pa rin niyang magpasakop o sumunod sa kanyang Diyos at Ama. Pero may espesyal na atas na ibinigay ang Diyos para kay Jesus. Tutuparin niya ang orihinal na layunin ng Diyos para magkaroon ng buhay na walang hanggan at maging masaya ang lahat ng tao. Ano pa ang itinuturo ng Biblia tungkol kay Jesus?